ako din po eh. Baka nahihirapan pong pumasok sa ano, baka po nahihirapan pumasok sa StreamYard, di kaya? Maraming skilled, maraming skilled people in different industries, same industries, that get together with one vision. Hindi yun. Aalagaan natin yun. Kasi pinaglalaban yan eh. Diba, pinaglalaban yan eh. So, by working together, by communicating all the time, diba, we'll grow stronger. Diba, we'll grow stronger, we'll attract more people, we'll develop more leaders. It's all about growing and multiplying. Diba? Correct talagang wala pa po. Same heart. And marami tayo, remember, the harvest is plenty. Direk, wala pa po talaga. Kung iniisip mo kung saan kukuha ng funds kahit tapos na ang lockdown, kung sa palagay mo, na-explore mo na lahat ng pwedeng pagkakitaan sa gitna ng crisis, huwag mag-alala at may kasagutan na. Online negosyo para sa iyo. The company is rags to riches. It has over 20 years of management team experience. Ang CEO ng company ay si Rad C. Very successful siya sa industriya. Ang life testimony from rags to riches ay naging inspirasyon sa karamihan. Na-feature ang life story niya sa 700 Club, Rated K, at ASAP. The mission is to help people to get out of debt, lack, and poverty by providing a more reliable system online to earn an income. Direk, wala pong video. Ang business pack ng rags to riches ay 1,200 pesos lang. Kasama sa package ay nakukuha ng meron na ako yung ano, business malaki ba, ang market sa Ilocos. 2018 mas malaki pa ang number of prepaid SIM users kumpara sa population ng Pilipinas. Normal yun sa akin. Number 2, bills payment facility. Number 3, money transfer facility. Number 4, personal insurance for 1 year. And number 5, 4 ways to earn. How to earn in this business? Number 1, retail profit. Through selling of products or through service charge on e-loading and money transfer. Number 2, unilevel bonus. Rebates in e-loading and bills payment services up to the 5th level. Number 3, direct referral bonus. 100 pesos per referral and unlimited number of referrals. Number 4, pairing bonus. 200 pesos per pair, and limit is 24 pairs per level per day. Good news! You can earn 800,000 pesos plus in 1 year. That's an average of 60,000 pesos plus monthly if you follow the program. Let us show you how to do this. Bound Ayo! May God help us! I said it's a shame that
we can walk together today. You know it's a waste when we pour it all down the drain. You know, and I see young girls who are mothers with babies don't believe what you see and consider today. 'Cause we are brave, beautiful animals, and they just keep on degrading, feel no pain. For we will walk together again. Loving sound, we can rejoice, we have a choice, and I'll hold you in my heart until the end. From the start till this world is gone apart. Said it's a case of psychosis in my Coca-Cola and I rage. It won't bring us together today. No, we don't want hey, no. Be positive and hopeful, feel no pain. Said it's a shame. Sing it. 1, 2, 3. I need dollar bills. Ayan, magandang umaga po sa ating mga kakampi. Narito na lang po tayo sa ating Webes ng Rads to Riches, the Anti-Poverty Show. Ito po ang inyong programa na kung saan maghahatid sa inyo ng mga gandang balita. Nakita nyo kanina ang masasayang ngiti ng mga Pilipino sa likod po ng pandemya. Kumbaga, tuloy ang buhay. Okay, Coach LB, bati tayo. Yes, magandang araw po ng Webes again. Mula dito po sa bayan ng Barangay ng Masisipan, Barangay Langgam, San Pedro, Laguna. Pasensya na po, nag-technical problem lang. So, we are so grateful to have our special guest today. So, pabatiin lang po muna natin, no? Ang ating pong mga kasama rito ngayon sa StreamYard, Pastor Kino. Yes. Hey, good morning to everyone. The Lord has blessed us with a beautiful day today, and let us celebrate His goodness and faithfulness. Welcome po sa ating live discussion po para sa Rads to Riches. And thank you sa ating mga guests today that they're able to join us. God bless us all. Hi. Pastor Wilson. Isang magandang umaga po sa lahat. Bawat pagising po natin, nakita po natin yung liwanag ay nangangahulugan na may bagong pag-asa at bagong biyaya po mula sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Magpalain po tayo ng Panginoon. Ayan, pabatiin din po muna natin, no, yung ating pong mga guests, sila Pastor, sila Bishop Lee, at saka, ayun po, Bishop Lee. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. Talaga ang buhay po natin ay nakaasa lang sa Panginoon. So ano man ang problema, pandemya na nararanasan natin, just keep moving forward because our God is an amazing God. Yan lang po. Good morning. Welcome po. Welcome po, Bishop. Bigyan din po natin ang pagkakataon na bumati si Pastor Armando. Siya yung wife niya, kasama niya. And his wifey. Yes.
isa pong magandang umaga po sa inyo. At kami po ay nagagalak at napasama po sa programa ito. At alam po namin na marami pang gagawin ang ating Panginoon to this kind of business. Maraming salamat po. Si Pastora po, baka gusto magsalita? Magbigay din ng greetings. Medyo mahina po mic nila. Pakilakasan daw po ang volume ng mic para mas marinig kayo sa buong mundo. Yes. Sayang naman po ang ating pong mga followers. Maganda. Sige po. Araw po sa bawat isa. Salamat po dahil kami ay nakabilang dito po sa may interview ngayong umagang ito. Tunay po na ang Diyos ay mabuti. Praise God. Salamat po. Salamat po. Coach Elvin. Thank you po. Si Pastor Romy po, hindi pa nagsasalita. Si Pastor Romy daw, nasana? Pastor Romy, good morning po. Bati good morning, po muna. Pastor Romy. Pakibati na lang po ang inyong mga fans. Yeah. Kaway-kaway po sa good fans. Good morning po. Magandang umaga po sa ating mga kakampi sa umagang ito. Napakagandang malasi ng mga ngiti po natin. At salamat po sa tayo po ngayong umaga ay mayroong po ang nakalaan sa atin sa pamagitan po ng ating pong programa ngayong umaga. Good morning po sa lahat, maging sa amin pong mga followers dyan sa buong mundo. Fans. Yes. Good morning po. O, diba? Sir Ruel. Sir Ruel. Coach Ruel. Busy pa, busy pa. Good morning, good morning. Good morning po. Good evening. Good morning po from Colorado. Yeah. Kahit na yun, dyan din ako. So maraming yes. Salamat po sa ating mga televiewers, ating mga tagapakinig, tagapanood. Kakampi. Yeah. Kakampi, all over the world. Lahat ng mga yes. Pinoy, saan man sulok ng daigdig. Salamat po. Welcome po to our guest po. Bishop Lee. Thank you, thank you. Pastor Mando. Yun, o oh, diba? From Colorado, fresh na fresh, working. Yes, yes po. So, again, no, magandang umaga po sa lahat po. So, ngayon, mag-start po muna siguro tayo. Pastor Wilson, do the honor po na i-introduce po yung atin pong guest. Sige po. Unahin na po natin si Bishop Fernando Lee. Yan po, si Bishop Fernando Lee ay matagal na rin po natin kasama sa ministeryo. Magkalapit lang din po kami ng barangay, magkabilang barangay lang po kami, although magkabilang distrito. Pero yung kanya pong advokasya ay parehas ng advokasya na ginagawa po natin. Yung sa Children's Path, siya naman po ay meron din po siyang sariling mga bata na tinutulungan. Siya na po siguro magpapaliwanag noon. Welcome po natin si Bishop Fernando Lee. Welcome po. Morning, Bishop. Welcome po. Good morning. So, salamat sa opportunity at sa pag-invite sa akin ni Pastor Wilson. Yan po yung kasama nating Pastor Makulit, hindi ka titigilan. Hindi ka talaga titigilan. Hindi ka patutulogin hanggang madaling araw, hanggang di ka nagiiin. Pero purihin ang Diyos kasi sa konting paliwanag, nakita ko yung advocacy ng bawat isa, lalo na itong Rad to Riches natin, ay makatulong. So, since 2009, ay nag-start po ako ng aking isang non-government organization na ang pangalan nito ay Karamay ng Kabataan. So, ang kinikater po natin dito ay yung mga less fortunate children at saka yung mga kabataan talaga, yung mga young people para sila ay matulungan, mabigyan ng scholarship. At hindi kasi ito basta feeding eh. Feeding ministry, kagaya ng ginagawa natin sa mga simbahan natin. So, lumaki tayo sa church na mayroon tayong mga feeding ministry, feeding program. So, ang approach ko dito ay hindi basta religious approach, kundi pagtulong, pagkakawang gawa, social concern ministry kung tawagin, pagkakawang gawa para mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Siyempre, sa una, to cater them, kailangan dalahin mo sila through. May bibigay ka, may papakain ka, pero dahil meron tayong malinaw na pangitain at maayos na programa, sa pamamagitan noon, nung nakakuha na tayo ng mga bata, ay tinuruan natin sila ng mabubuting asal at binuksan natin sila
na magkaroon sila ng magandang pananaw sa buhay, mabuting mamamayan, at may takot sa Diyos, mapagmahal sa pamilya. So dyan po tumatakbo, malawak po itong karamay ng kabataan. Nationwide po ito, Luzon, Visayas, Mindanao. Marami po tayong mga partner, hindi lang po kami nagpo-post sa Facebook para ang kaluwalhatian ay sa Diyos. So salamat doon sa mga nag-sponsor. Marami po naging sponsor to at mga kapatid o kapatiran mismo ang tumutulong dito. Ang mahalaga ay may sulong po natin yung programa na inilalagay sa atin ng Diyos upang maging kabahagi ng mga tao ito na merong pangangailangan at matulungan para sila'y maging susunod na tinatawag natin the next generation of our society na magdadala ng tunay na transformation sa ating bansa. Hindi po madali, kagaya ng ginagawa nyo. At salamat na pabilang po ako dito na meron po tayong isang puso. Pumasok po itong pandemya na to. Yung iba natin mga chapter ay hindi makamove, hindi makagalaw. Medyo nahinto ang pagtulong sa iba. Pero ang scholarship naman ay tuloy-tuloy kasi may mga tinutulungan tayong mga bata. At karamihan sa mga batang ito ay dalaga't binata na. Then may mga bata na naman maliliit. So itong mga batang inalagaan mo noon, ng mga dalagat binata na ngayon, ay sila naman ang mga volunteers na tinatawag natin na nagpapatuloy na ibahagi ang advokasya ng karamay ng kabataan. So marami pa akong hindi alam sa Rags to Riches, pero sa pagpapatuloy na pakikinig, pagsubaybay at bahagi ng advokasya nyo, matututunan ko rin po lahat yan. Sabi ko nga kay Pastor Wilson na pag nag-invite ako, i-seminar niya muna kasi kulang pa yung kaalaman natin dyan. Ang mahalaga rito yung covering ng Diyos, yung patnubay ng Diyos kasi pinag-isa niya yung ating mga puso. Lagi ko sinasabi kahit saan po ako tumayo at mag-conduct ng mga konferensya, God is the one connecting the dot. So meron tayong pare-parehong mga layunin at bukasiya para sa ating mga kababayang Pilipino. So, kinokonect tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin para tayo ay lalong tumibay, lalo tayong lumakas, magkaisa, at magawa natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Talaga namang in this time, accountable tayo sa Lord sa lahat ng ating ginagawa. Kaya salamat sa opportunity na binigay nyo at ipinagkaloob nyo sa akin upang may share ko rin tong advokasya ng karamay ng kabataan. At isa sa pinaka-highlight ng advokasya ng karamay ng kabataan kasi mula sa maliliit na bata sila, naturuan, naging volunteer, ay no to early relationship. Hindi po natin sila ina-allow na habang sila ay nag-aaral pa hanggang kolehiyo ay makikipag-boyfriend o girlfriend. Ito po yung pinagpapasalamat natin sa Diyos na marami tayo na-raise up ng mga kabataan ganito. Kaya pumapasok po doon yung purity before marriage and fidelity after marriage. So karamihan sa mga kabataan ngayon na hawak ko ay ganito po ang nasa puso nila. No to early relationship, then purity before marriage and fidelity after marriage. Tinuturo po natin yan mula sa bata. Meron tayong 16 or 17 principles. Dati 9 principles lang yan. Naging 8, naging 9, naging 10, hanggang sa naging 17. I will give you one example. Ang principle number 7, ako isang kabataang Pilipino o batang Pilipino na hindi nagsisinungaling. So another principle nito, ako isang kabataang Pilipino na hindi manliligaw sa lalaki, hindi magpapaligaw hanggat di tapos sa pag-aaral. So tinatanaw natin ang pagkakaroon ng magandang kinabukasan ng bansang ito sa pagre-raise up ng new breed of leaders, mga godly at mandated talaga ng Lord, mapagmahal sa pamilya, mapagmahal sa kalikasan, at mapagmahal sa bayan. Siguro masyado ng mahaba na share ko. Baka makain ko yung oras. Mukhang wala pong masabi sa bishop. Baka makain ko yung oras pag dinagdagan ko pa. Pero pinapakita ko lang na ganon. At nire-ready natin ang mga kabataan na bago sila mag-asawa, ay may kakayahan sila. Hindi mga magulang nila yung mamumblema sa kanilang pag-aasawa. Meron na silang kakayahan, pagpasok sa pagpapamilya.
Kaya mula sa pagkabata, tinuro natin yan na i-ready nila yung mga sarili nila, magtapos sa pag-aaral, bawal muna ang early relationship. Pagtapos sa pag-aaral, magtrabaho, suportahan ang magulang, and then pag binigay na ng Lord ang para sa kanila, saka pa lang yun, at ready na sila. At talaga namang makikita natin unti-unti, kahit ilang porsyento, eh may nare-raise up tayo mga ganitong mga kabataan na magiging future leader ng ating bansa. Purihin ang Diyos. Amen. Ano po si Bishop? Salamat, medyo Bishop. Camera shy, Coach Elvin, kaya ganyan po. Wala amen, po, amen. Wala salamat, po, salamat, Lord, Bishop. Keep it up, keep it up. Yes. Po, sunod naman po natin si ano si Pastor Mandy. Ito pong si Pastor Mandy ay kasama na namin ni Pastor Romy sa Association of Ministries Empowering Nation or AMEN. Isa po siya sa mga execom din po natin. At ayan po, natutuwa ako dahil kasama niya yung kanyang kabiyak na I think ay nasa honeymoon stage pa rin sila. So yes. Welcome po natin si Pastor Mandy at si Pastor Vicky Obejas. Welcome po kayong dalawa, mga kamanggagawa sa Bataan. Welcome. So, malakas ba yung ating ano? Okay na po. Okay na po. Ayun na, Pastor. Okay. O, sige. Actually, hindi ko alam kung anong gagawin namin. Sabi, interview, kukatanungin ba kami. So, dahil nakita ko si Bishop yung sinabi niya, so gagayahan na lang namin kung ito yung... Copy-paste po ba? Okay. Tama po sinabi po niya ni Bishop Lee regarding Pastor Wilson. Ganun siya ka-passionate na sa business. Lalo na kung ito po ay mayroon po ang kinalaman sa magandang advocacy. So nakita ko rito na mayroon kayong feeding program. So napakaganda na itong klaseng business na ito ay hindi ito pera-pera. Unlike other MLM, ano, alam niyo ba, matagal na po akong nag-involve sa MLM. Kailangan, sa tingnan ni Pastor Kino, ang iba, sunog na sunog na. Why? Kasi kada pasok ko, hindi mo lang kumikita, malaki yung entropy. Welcome to the club po. Sabi ko, hindi na ako papasok dyan. Yan. Tapos, mga civilization, pumasok, nagpo-post sa GC. Ano kayong iparatay ni Pastor Wilson. So nakita ko doon, aba, mura lang ito, entrepreneur, 1-2 lang. So ang ginawa ko, nung pinorward sa akin yun, no, yung video, ginawa ko naman, pinorward ko sa iba, sa mga kakilala ko, bahala na kayo, basta panoorin niyo yan. Yung video na yan, kung may mag-reply, okay lang. True enough, meron nga nag-reply, no? Si Fernando Perez. Sabi niya, nung napunod niya yung video, gusto niya pumasok, gusto niya mag-register, hindi siya makapasok. Kaya kumontak sa akin, bro, paano ba yung, no? Itong ano, bakit gusto kong mag-involve, gusto kong mag-register, kaya lang hindi ako makapasok. Sabi ko, Pastor, bago din ako eh. Ang gagawin ko na lang, gagawa ko ng GC. Kausapin mo si Pastor Wilson kasi siya yung nag-invite sa akin. So, nagmawa ka ng GC, yun, sila nag-usap. So, narinig ko kung paano gagawin. Yan. Napumasok agad siya. Nagmamadali pa nga eh. Mayang gabi, pag-uwi ko, papasok agad ako. At alin ba maganda nangyari? Itong si Fernando Perez, yung palang nako niyang downline, si Ruth Ramirez. Martinez. Kakilala pa na ni Sir na CEO ni Sir Rad. Yeah, opo. Tama po. Naku, sabi ko, pambihira, power ito. Sabi ko, Pastor, power pala yung nakawa mo. Assistant ni Mayor Romualdez. Kaya ko, ang problema mo dyan, paano mo siya tatapatan? Paano ka mag-prepare? Yun. Okay. So, maganda po yung business, nakatulong siya. At tatlo po yung bagay po, no? Tatlong products po yung nagustong ko ito, yung e-loading, no? Kasi ako, napapalood ako, lumalabas pa ako ng bahay, tapos ang alpha, 5 piso. Meron 5 piso, may 3 piso. Ha? Sabi ko, yes, maganda po ito, e-loading. Ano pa? Meron siyang bills payment facility. Nabanggit nga niya na ni Sister LB na
kung kayo ay mag-a-apply ng Palawan, I think franchise, so you need 100,000. Yeah. Kung tama ba yun, no? Tapos pang mga tarpuling, 100,000. Samantalang dito, napakaliit ng iyong ng iyong puhunan, tapos meron ka pang ano, meron ka pang ganyang klaseng facility, bills payment. Kaya nga nagtanong ako kagabi kay Pastor Kino kung paano yung ganyang yung bills payment na yan. So sabi, kailangan meron kang pitaka mo. So nag-download po ako noon at bukas susubukan ko po 'yon, no. Another thing yung money transfer, no, kasi meron po kami mga kaibigan na sa labas, yes, sa Japan. So they could use this kind of facility, money transfer. So yun, di pa namin nagagawa. At maganda po yun, maganda po yung naging nung na-proud ko yung success formula po ng itong business. Ano siya, affordable, ay magkano ba lang yung puhunan mo? One, two. Yes. Hindi siya risky, right? Kung hindi kami, okay, one, two na naman niya. Tama, hindi siya risky, kaya napakadali. Kaya sabi ko sa mga nakilala ko, Pastor, ito ay napakamura. No? Family mo, pwede mo i-involve dito at maging meron na kayong negosyo. Nabanggit nga ng kagabi nila ni Pastor Kino, yung, ang kanyang investment at 12,000. So, family na sila, kumikita. Maganda, no? Ano pa? Simple, no? Very simple yung, ano, yung kanyang pong, ano, kanyang pong business. Sistema, maayos sa sistema, nakita ka, napakaayos, ano? Ano pa? Doable. Madaling kawin. Gagawin mo lang, mag-i-invite ka lang, mag-post ka ng video, dalhin mo doon sa, ano, sa seminar, alas 9. Tsaka maganda rin yung time slot. Kasi alas 9, karamihan niya wala na ginagawa. Kamukha kami na mga pastors, sa araw, nako, diyan kami busy. So pagdating ng alas 9, para ka lang nagpapahinga, at the same time, yung pahinga mo, kumikita ka na. Bakit? Meron ka na nadadala. Tama? At ang maganda rito, ano siya, duplicable. So kung anong gagawin mo, kukopyahin lang nung ng mga downline mo, meron siyang business. Kaya po ako po ay so excited no, doing this business kasi alam ko, itong huling pinasukan ko, not this time. Sabi niya, parang ayaw, kumbaga, itong huling pagkakataon, dapat mag-success na siya. Sino yun? Sino po yan? Si Ray Kroc po ng McDonald. Ray Kroc, not this time. Kailangan mag-succeed na ako. Kaya yun din, ano ko doon, not this time, kailangan itong papasukan ko nito, sigurado ako po ay magtatagumpay. At nakita ko, parang doon ako patungo. Amen? Tama po. Amen. Yes. Salamat po sa Rise to Riches. Salamat po sa mga sa taong nagtiyaga, ano, sa amin para po kami ay makasama sa ganitong klase pong business na meron po magandang advokasya. Yun lang po. You know. Thank you po, Pastor Mandy. So yes, pwede na mag-present mamayang alas 9 kasi nasabi niya na po lahat no? Napakahusay. So ano lang, nakakatuwa lang talaga kasi hindi mo expected mga pastors po ito ha, pero chill na chill. So sobrang ano ko lang, na-appreciate ko talaga aside from Pastor Kino na ngayon kaharap ko puro pastors pero parang hindi ko ma-feel na, kumbaga hindi iba. Parang ano lang, chill na chill lang kasi nakakatuwa lang. So kami po, bilang po kami yung mga nauna pa, bale talagang grateful po kami to have you sa pamilya po natin. Totoo po yung kasi family po yung in-offer. It's not the business. It's a family. Lagi pong sinasabi namin yan kasi yun nga yung pagpapatunay na hindi ka mag-isang gagawain ito. So yun, like na sinabi po ni Pastor Mandy, iisa lang po one vision, one goal. Yung tumulong tayo. So nakita po natin advocacy is to help po, no? Para sa next generation. Yun din po talaga yung pong mission at vision po ng ating pong company. Gaya po ni Derek, sa kanya po kasi yung Young Entrepreneur Circle. So just in case po, matatie up niyo po yung mga kabataan kay Pastor Fernando, Bishop Fernando. So pwede niyo po siyang i-connect po kay Derek kasi meron po siyang hawak po ng mga kabataan po. So same po yung kanilang mindset, kumbaga iisa lang po para
maturuan natin kung paano po yung gagawin po sa negosyo. Ayun po, ganun lang po talaga kasimple. Napakadali, di ba? Kayang explain. Within a minute nga po, eh, no? Nag-join ka lang, 1, 2. Meron kang 8 services, tapos meron kang isang insurance. And then, tapos po, eh, meron kang 4 na ways kung paano ka po kikita. Ayun yung, kumbaga, yung percentage or yung retail mo na pagka nagpapa-load ka and anything. Tapos po, meron ka rin yung binary program. So, ikaw, lalo na po sa mga pastor side, no, sa dami po ng hawak ninyong mga tao na pwede nyo po talagang matulungan. Kayo po talaga yung maraming connections, eh. Eh, pero anong sinasabi natin dito? Kailangan po na ikita muna po nila kung ano po yung ibinibigay ng kumpanya. Hindi lang po basta, kasi kala po nung iba, marami pa po kasi, ako po, ano, masaya po ako nakasama po talaga kayo sa pamilya natin kasi biruin nyo na, ikita nyo po na makakatulong po siya. So, right now po, ang tanong din naman po natin, bilang alam nyo na rin naman po yung kabuuan po ng company, in case meron pa po kayo mga ibang katanungan, pwede pa rin naman kayo magtanong sa inyong mga sponsors or yung pong nagdala po sa inyo dito sa ating pamilya. Pero ano po yung nakikita nyo? Just in case, ito pong Kapaskuhan, Bishop, at saka Pastor, wherein nandito na po kayo sa ating pamilya, ano po yung nakikita nyo po na kagandahan na member po tayo? Ako pa magsalita. Una po sa sige lahat. Po. Okay, so kasi bago lang ako, no? At hindi pa masyado na ipaliwanag sa akin ni Pastor Wilson, pero nakita ko yung advocacy, eh. Nakita ko ang kagandahan. So, binigyan tayo ng negosyo na walang kahirap-hirap. Mag-share ka lang. Kaya sabi ko nga kay Pastor Wilson na i-schedule ko Zoom meeting niya sa grupo ko para explain tama niya ito. Po yan. Opo. Tapos dito sa school, na kasi may school po tayo, sabi ko kung pwede siya mamaya or bukas, eh, i-discuss niya dito sa mga teacher ko. Then, wow. Kagabi na nagpa-register po ako sa kanya ng 4, eh, kasi hindi ko pa alam yan, eh. So, nagpa-register okay po sa kanya. Congratulations 4, po. 4 na kabataang leader, ha? 4 na kabataang leaders ko po ito, mga youth na mga conference speaker. Sabi ko, register mo to, forward ko na sa iyo yung bayad. Yes. At nakita ko naman, doon sa wallet, may kita ka agad ako, 800, ha? So, maganda ka ako. So, itong darating na Pasko, nakikita natin dito, pagkulong, eh. Usually, ganyan yung laging ginagawa natin, makatulong doon sa mga mahihirap, nangangailangan. Kasi ganyan po rin, pare-pareho po tayo, isang puso, eh. Mabuti ang Diyos, eh. Ang kagandahan, binigyan kayo ng Diyos ng ganitong karunungan na magputap ng ganitong negosyo para makatulong sa mga advokasya na mga nagjo-join dito. Kasi noon, by faith at mga kaibigan lang, no business matter, basta tulong lang. Pag Pasko, yes, lahat kami nagbibigay, ang mga kabataan, lahat kami maglalakad sa kalsada December 25 para magpakain ng mga nandiyan sa kalsada. But this time, itong Rads to Riches ay makakatulong ng malaki. Tama. Kasi may business side. At napaka-easy, sabi nga ni Pastor Mandy, 1-2 lang, ano pa nga hanapin mo? Hindi to risky, 1-2 lang yan, bariya lang yan. Tapos andodon pa yung mga, yung pay bills, money transfer, e-loading, tapos pag nag-recruit ka pa, may pairing bonus pa, ano pa hanapin? Purihin ang Diyos at pagpalain ng Panginoon at patuloy na pagpalain ng Diyos. Ito pong pamilya natin sa Rads to Riches. Yan lang po. Thank you po, Bishop. Si kay Pastor Mandy naman po, no? Si aking ang asawa po, magsasalita po para meron. Ayan, isang, si wifey po. Pastora Vicky. Yes, Pastora. So, masasabi ko lang very kindly itong kinoproposal na itong business na to, itong mga product and services na ibinibigay itong bagong business na to. Kasi ngayong panahon ng pandemic, napakaraming nawala ng trabaho. Itong tumatang. Makahanap buhay. So kami, ang part talaga namin mag-asawa ay makatulong. At sa katotohanan, meron kaming maliit na pinapasimulang business ngayon. Pero talagang nahandun yung heart namin ng pagtulong. Kaya
nagpipray talaga kami sa Lord na ang Panginoon ang magbigay pa sa amin ng pagkakakitaan para malaya kaming makatulong sa ibang tao na nangangailangan. At nung ipinakilala nga ito sa aming business na ito, una ang asawa ko, ako naman pag okay sa kanya, support lang ako sa kanya. Pero nung isang gabi na nakapakinig ako nung seminar patungkol dito sa business na to, naging bukas ang kalooban ko, naging bukas ang kaisipan ko dito na oo nga, makakatulong ito sa amin at the same time makakatulong kami sa pamilya namin, sa church at sa mga taong malalapit sa amin. Kasi alam namin na sa simpleng paraan maaari silang kumita at sa simpleng paraan maaari din silang gamitin para makatulong pa rin sa iba. So pasa-pasa lang ang pagtulong natin sa pamamagitan nito. Nakatulong ka na, may negosyo ka pa. Kaya maganda ito ngayong December kasi talagang napapanahon siya. Yun lamang po. Yun, thank you po, Pastora. Yun po talaga ang ano natin eh, no? Yung tatlong tanong natin eh, paano tayo mag-i-start, di ba? So nasabi po natin yun. During po ng training natin, talagang sinasabi natin yan. Kung, kasi you cannot give what you don't have. Paano ka magbibigay while ikaw naman talagang kapos din. So with Rads to Riches, tutulungan ka po niya eh. Magkakaroon at magkakaroon ka dahil ang goal mo is to help. Pag ang goal mo is to help po talaga, tama po yung sinabi ng ating couple at saka po ng ating mga guests na talagang yun yung mindset mo eh. The earnings will follow. Siguro tatawanan tayo ng iba eh. 100, 200. Ano yan, di ba? Pero soon, makikita mo po, while tumutulong ka sa kapwa mo, ayan naman, babalik din naman yan sa'yo. Hindi lang sa'yo, kundi sa family mo. Ayun din, same with Pastor Kino. Di ba, tayo din, ganun din naman po ang nangyayari sa atin. Kaya nga sa kanya, buong pamilya. Hindi nga pamilya eh, buong angkan. So, Pastor Kino, baka gusto mo rin mag-share. Naka-mute ka po. Good morning po sa bawat isa. Salamat po sa ating mga guests. Yes. You've been blessed and welcome again dito sa ating Rags to Riches family. Ako, hindi po ito talaga business para sa akin. Eh. It's a family, at the same time, it's a ministry. Kagaya nga, sabi ko, itong Rags to Riches, this is called maybe a business for many, but for me, it's a ministry. Okay, ministry po ito para sa akin. Business na pwedeng ministry. Pero ang ministry ni God, hindi pwedeng business. Okay, wag natin kakalimutan. Hindi natin ninegosyo ang ministeryo ng Diyos. Itong negosyo ang binigay ng Panginoon sa atin, ministeryo ito ang aking tingin. Dahil po, lahat naman po tayo, may mga advokasya po kinatawag. We just wanted to help. Okay, no hidden agenda. People will be magtatanong sa atin, bakit mo ba ginagawa ito? Bakit mo ko tinutulungan? Eh, nais kong ipakita sa iyo, hindi pera mo yung habol ko. Okay? Why I wanted you to join to this company? Because I wanted to bless you. Okay? Naisin ko, makita mo, makita ng family mo, na merong pagpapala dito sa negosyong ito. At magagamit ka rin ng Diyos maging pagpapala dun sa iba. Kaya challenge ko talaga sa lahat ng mga pastor na narito ngayon, kung hindi nyo pa po naisama ang pamilya nyo, isama nyo na po. Kung kayo po may tatlong anak, apat, limang anak, sama nyo na, baka 18 years old and above, sama nyo yung mga kapatid nyo, sama nyo yung mga magulang nyo, gawa ng paraan para po isang trabaho lang. Pag kayo, isang pamilya, working together, and whenever, lahat yan, may sphere of influence, o lahat yan tutulong, lahat yan kikita, lahat yan pagpapalain, lahat yan maging pagpapala. Basta kulit lang, tuloy-tuloy lang yung pag-i-invite, one day, yung tao na yun na nakukulitan sa'yo, o yung tao na yan na para bagang naiirita na sa'yo, okay? Isang araw, ma-realize niya, magpapasalamat sa sa'yo. Bakit? Hindi mo sa tinigilan. Okay? Bakit hindi ka sumuko sa kanya? Because you just wanted to help. Alam mo ba, pagka ikaw ang naisin mo talaga tumulong, hindi ka magsasawa. Okay? Hindi ka magsasawa. You just help. Keep on helping. People might be asking, ano ba magagawa mo? Ano makukuha mo dyan when you help that person? When you help that person? Sabi nga, you have not lived a day in this world if you have not helped someone that cannot help you back. Okay? Hindi ka nabuhay ng isang araw sa mundong ito kung hindi ka nakatulong sa isang tao na hindi makatulong balik sa'yo.
generally po, this is the general thing na ginagawa ng marami po sa mga tao sa mundo. Tumutulong po tayo para tulungan din tayo one day. O, yung ganun. Pero sa ating mga tunay na lagay mo baga, merong madikain, meron pong advocacy na tinatawag, we just wanted to help. No string attached, okay? Walang mention of recognition or whatever, we just wanted to help. Mga tao magtatanong, ano makukuha mo dyan? Wala. Ba't ko mo ginagawa yan? Eh, ito yung nais ng Diyos sa akin, nais kong tumulong, nais niyang ipagawa ito. Dahil at the end of the day, we will face God, we are all accountable to Him. So ano man yung advocacy na binigay ng Lord sa'yo, mahirap yan, okay? Lalo na when you look around, walang pondo. Kasi lahat po ng advokasya, may pondo yan eh. May pera yan. Eh wala kang pera, paano yun? Pero kung meron kang word mula sa Lord, yun ang ating ginagawa. Okay? Lahat po tayo may ginagawa para sa kingdom, para sa ating mga kapatiran, kamanggagawa. At maaaring hindi ka maintindihan, okay lang yun. Ginagawa mo yan hindi para intindihin, ginagawa mo yan para sundin ng Diyos. Okay? Para pagpalain ng Diyos, para i-prioritize, ma-please mo si God. The rest will follow. Okay? People will misunderstood you. People magsasabi siya, ah, may agenda yan, may hidden agenda yan, may ganito yan, may ganito yan, may ganyan. Let them say so. Basta alam mo sa puso mo, you just wanted to help. So dito sa Rats to Riches na to, I'm grateful to God that I personally know our CEO for the past many years na. At patuloy na plano niya itong gawin ito, eh, continually encourage him to do it. Kasi sa mga nakalipas ng panahon, he's been helping people, he's been helping multi-level marketing. At parang yung kwento niya lang ang ginagamit dun sa mga sitwasyon. Okay? Pero dito, sabi ko sa kanya, you start your own. Para maisulong mo talaga ang pinagagawa ng Lord sa'yo. Alam mo, ganun lang talaga ang kailangan natin gawin. Pag kami pinagagawa ang Lord sa'yo, you just start it. Obey it. Start it. You have to start somewhere. Okay? You start somewhere. Hindi kailangan lahat nandyan. Okay? Lahat ng mga aparatos, instrumento, lahat na kailangan nandyan na before you start. No. You have to step a step of faith. You start somewhere. Dahil from there, the Lord will continue to grow it. The Lord will continue to bless it. The Lord will continue to provide. The Lord will continue to connect you to the right people with the same agenda, with the same advocacy with you, with the same heart. Tuloy-tuloy lang. Okay? Thank God doon sa ating mga advokasya, sa ating mga pastor, kay Bishop Lee, helping kabataan, helping ganito, helping ganyan. Ano nakukuha nila doon? Wala rin. Pero ang galak sa puso, hindi nababayaran. Ang kapayapaan, hindi nababayaran. Lahat yan galing sa Diyos. Yung mapulfill mo, yung pinagagawa ng Diyos sa'yo, ako, the best yun. So dito sa Rats to Riches, ganun din. Just wanted to help people. Okay? Invite more people. Okay? Continue to invite more people. Invite lang. I-challenge them. Family, i-register nila dito. Ganun lang. Because we wanted to help our family. This Christmas season, this is the best time. Itong ating ano na to, itong ating negosyong ito, this is the best gift that we could give to them. Okay? Financially, materially, ito po yun. Bigay po natin sa kanila ito. Challenge po natin sila to join this company. Hopefully, next year, as they start this, makikita po nila na yung 1-2 nila po pwedeng kikita ng 1-2 per month. Kita mo yan? 1-2 per month lang kikitain mo. Okay? Okay lang yun. Kaysa wala, di ba? Nasabihin, hindi natin sila pang, dito isang buwan, kikita ka 1.2 million. Hindi, 1,200 lang muna. 1,500, 2,000, 4,000. Pero the truth of the matter is, lampas pa doon actually ang talagang kinikita natin dito, di ba? Kami, mga 45 days kami involved dito. The Lord has blessed our family. Kagaya nga binanggit ko kagabi, kaya po sina-challenge ko family talaga. Family. Dahil may mga pagkakataon po, pag ikaw lang mag-isa, yung kanan-kaliwa mo, hindi magpapares eh. Okay? Hindi magpapares. Malamang may strong leg na tinatawag talaga. Pag ang strong leg mo kanan, yung kaliwa mo, waiting yung kanan mo. Okay? So kahit anong gawin mo dyan, lagay ka ng lagay dun sa kanan, walang pamares dito sa yung kaliwa mo, kulang. So wala kang kikitain maliban sa sponsorship, wala kang pairing. Pero kung kasama mo yung family mo, hindi ka kikita, yung asawa mo kikita, yung anak mo kikita, yung pamangkin mo kikita, yung kapatid mo kikita. Until the day na mabuo na naman ulit yan, magkaroon na magiging stronger leg naman tong isa. So ganun lang po, yun po yung dahilan because we wanted to help.
We wanted also na itong tingnan itong advokasyang ito, itong negosyong ito, itong ministry ito. Family po ito. Kaya challenge ko lagi sa mga pamilya, start your family business with the least, ha? The least 3,600. Okay, na capital. Kung tatlo lang kayo sa family. Okay, kung gusto mo isama yung kapatid mo, bayaw mo, hipag mo, sama mo sila. Para you start together, helping together. Para mas marami tayong matulungan. Marami tayong matulungan ng mga ano, ng mga tao. More and more people. Ano pa lang po tayo? More or less 2,400 tayo dito. Okay, in a matter of 7 months, turning 8 months na next month. Pero ang talent ko, by the end of this year, December, madoble man lang natin yan, gawin natin 5,000 yan. Imposible ba? Hindi. Bakit? Basta ang naisin lang natin, tumulong. Continue to help people, wherever they are. Yung mga tao na, kahit na sabi mo, hindi naman to deserving. Okay, hindi deserving kasi parang wala naman siyang, ano, wala naman siyang influence. You just don't know. There are people na kala mo hindi sila influential. Pero may mga tao na silent lang sila. May mga tao tingin mo parang wala akong makukuha rito. No. There are people like that. That one day, matap mo yan. Yan pala yung agila mo. Yan pala yung makakatulong sa'yo. Okay? Hindi mo alam yung pwede mangyari. Pag nakita niya yung advocacy na to, we just wanted to help. Nasa pagsali pa lamang nila, okay? Wala pa silang ginagawa. They just enrolled. They just registered. Nakatulong na sila sa feeding program because a portion of their registration pupunta roon sa feeding program. And not only feeding program, meron tayo. Marami pa pong parating. So, we challenge everyone, every member, every family, every pastor. Okay? Sa abot ng yung makakaya, you just help people ma-join dito. Bless them. This is the best gift na pwede mong bigay sa kanila itong Kapaskuhan na ito. Enroll natin sila dito, register natin sila dito. At ito lagi ko sinasabi. Kung ikay nangangako sa kanila na sila ay tutulungan mo rito, mabawi yung kanilang investment. Huwag mo sila iwanan hanggat hindi po nila nakukuha yung kanilang investment. Hanggang lumampas pa po sila doon so that one day, they themselves will do the same. Tutulungan din nila ang kanilang mga sinasali dito. Okay? Kaya ito po naging problema sa maraming MLM sa Pilipinas. Naging balahura na, nagiging scam ng taang tingin. Hindi naman talaga scam. Because of those people who recruited us, they promised us the heavens. They promised us the abundance. And then, they left us. Okay? Nakuha na nila komisyon nila. Iniwanan nila tayo. Tapos tayo dun. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Okay? Because we were not guided na dapat ng gabay. But this time, dito po sa R2R, we wanted ma-break po yung sitwasyong yan. We wanted to help people. So pagka meron kang sinali dito, gabayan mo siya, patnubahin mo siya, marating yun, dapat niya marating, ma-accomplish ang dapat ma-accomplish, hindi lang siya kikita, kundi makatulong din sa kapwa. So yun po yung challenge natin sa lahat. Once again, we thank God for our CEO. We continually pray for our CEO, Rad C. Nandun yung puso niyang tumulong. At tinan mo ba natin, kangayon ng bangit kangina, God is connecting all the dots. Okay? Iba-iba po tayo, hindi tayo magkakakilala. Mari iba po sa atin, FB friends. Pero we have not met personally. Okay? Ang dami natin mga mutual friends, mari. We have not met personally. So ginamit ng Lord ang rods to riches na ito. Okay? They are drawing all of us together here. So may malaking ginagawa ang Lord. Okay? He's preparing us. God has already prepared the way for us. But God is preparing you. God is preparing me. Okay? Kagaya ng banggit ko kagabi, hindi actually problema ang poverty. Yes, poverty is the enemy of many people. But for those of us who believe in God, poverty is not the enemy. Ang pinaka-problema natin, prosperity. Bakit? Dahil may mga pastor na naiwan ang ministeryo because of prosperity. Huh? They leave their ministry because of the financial freedom na tinatawag. I just pray and hope na wala po ni isa sa atin na kasama po rito na iwanan ang ministeryo dahil dito. Okay? May primary calling mo tayo, pananagutan natin sa Diyos yun. Don't ever leave your ministry because of rags to riches. Okay? Ito po ay gagamitin ng Diyos na venue para ipagpalain pang ating ministry yung ginagawa. Okay? So we can reproduce, we can multiply ourselves, we can reach out more people. Dito nagkaroon tayo ng venue, okay? To reach out for more. Okay? Dati-dati ang pinagpapasuran mo nandoon sa four corners of your church. Mari meron kayo 100, 200, 1,000.
Pero dito ngayon, we have the world. Kaya sabi nga ni John Wesley ba yun, sabi, the world is my parish. So dito, nightly po ito. Okay? My challenge ko po ang ating mga kamanggagawa, give time. Okay? Hindi nyo pa alam yung negosyo, pare-pareho po tayo lahat. We are all beginners here. Okay? So ang ating pong gagawin, sa abot ng mga kainitan, we just join. Every time may Zoom po tayo, you know why? It's not only to gain, but you wanted to contribute. We wanted to inspire people because people needs inspiration at this point in time. Okay? Maraming mga tao nawawala ng pag-asa. At iba natin maari dito, nawawala ng, lagay mo baga, maari nangihina sila kasi nga, they've been rejected from time and time again. They've been offering this, they were rejected. But you, me, we have in one way or the other the power or the influence to tell them, hey, we've been there. We did not give up. So we challenge you to not give up. Tuloy-tuloy lang. So bawat isa po, mayroon pong makukontribute dito. We are not here to get something lang. Nandito tayo to contribute. So lahat po tayo na binigyan na tayo ng karanasan ng Diyos, binigyan na tayo ng mga testimonyo ng Diyos, ibahagi natin dito. Okay? Yung advocacy po ng bawat isa sa atin, ibahagi natin dito. Let us all inspire more people so that one day they themselves na mayroon mang nais gawin at pinaggagawa ng Diyos. Because of your testimony, because of your advocacy, they will be able to start their own. We might be able to guide them. We might be able to help them. Okay? Merong kabataan, merong sa mga orphanages, meron po sa mga elderly, meron po doon sa mga scholarship ng mga kabataan. O iba-iba po yung ating advocacy. Meron po sa poor peace na nais. Ako naman, ang pinaka-advocacy po talaga, i-bless ang mga pastor. That's my advocacy. Simula for several years na, I've been doing that. We've been to 25, 26 provinces just to bless pastors. Yun po yung nais lang natin. We just wanted to bless. We just wanted to inspire. Because sabi ko nga, kung mayroon mga makakaintindi sa pastor, siyempre kapwa niya pastor. Ang lahat ng frustration mo, ang lahat ng failures mo, lahat ng mga nadaanan mo, napagdaanan ko maari. And because of you, I'll be inspired. So again, we are grateful to God for this advocacy, for this Rads to Riches. Let's continue to pray for this because the stronger the company becomes, the more stable na meron po tayo rito sa ating ginagawa. Let's just reach out for more. Okay? Invite more people. Pagkatingin mo ganyan, ito mukhang di bagay sa kanya kasi marami na sa pera. Hey, you just don't know. You just don't know that even those that are able and capable, they have the abundance. They might be looking for something like this na mai-usher nila yung kanilang pera, mai-usher nila yung kanilang abundance because they just wanted to help more people. Wala silang ganong kaparaanan. Maari ito po ang venue na ito. So just keep sharing. You just don't know. That person that you're sharing now, ay yan pala ang gagamitin ng Lord na isa sa magiging champion ng Rads to Riches. Once again, thank you. Thank you kay Bishop, thank you kay Pastor Mandy, thank you po sa bawat isang narito ngayon kay Pastor Martin na talagang nagtiyaga, sabing word, nangulit, kahit madaling araw. Okay? Kay Pastor Romy. Okay? Salamat. Salamat sa bawat isa sa atin that are here at joining this group. And we pray that more and more of us na may puso na tumulong. Yun ang aking challenge. Kung ikaw walang pusong tumulong, you don't belong to this group. Okay? Because this group wanted to really help. Not only wanted to really help, we've been doing that. Ginagawa na po natin, okay? Ginagawa natin. We continue to enhance it. Amen po ba? Sige po. Maraming salamat. Amen. Greg, amen. Salamat po. Thank you po, Pastor Thank you Kino. Po, no? Thank you, Pastor Kino. Napaka-inspiring. Grabe. Po. Salamat po sa ano. Yes, in fact, bago po tayo magtapos, we would like to, of course, thank you po. Nakaka-inspire po lahat. In fact, being a filmmaker also, I'd like to coordinate with you yung mga previous na activity natin. In fact, patuloy po tayo sa magbibigay ng, siyempre, from taong grasa to taong grasya. At ito po ang naging gabay natin para sabihin natin may pag-asa. So, yun nga ho yung recently na naging soft launching natin sa Manila Hotel. Ayan po, na kung saan
Napakaganda at napaka-inspiring po. Marami yung tao, lalo na po sa mga kabataan. So bago po tayo magtuloy-tuloy, sabi nga ni Pastor Kino, hindi lang po tayo, kundi ang ating mga kamag-anak, kapatid, kaibigan. Lalo na po dun sa tinatawag natin na pag-asa ng bayan. Na kumbaga sabi nga, ang pag-asa ng bayan talaga dapat malaman natin kung sila nga ang pag-asa ng bayan. Ako nga ho bilang manlilikha or manggagawa sa tinatawag natin ng paglikha ng paggawa ng pelikula, nasa advocacy film po. So eventually ho magiging partner din po tayo. Napag-usapan po namin ni Sir Rad, CEO, na tayo po ay gagawa ng, of course, advocacy film. At dahil po nasa industriya ako ng paggawa ng pelikula, bago po yung ating pinagpalang biyaya, magiging bahagi po ang R2R sa ating El Genio. Ito po siyempre ay may kinalaman sa The Genius of the Race. Eventually po, pakikipagtulungan natin yan sa PINEL. Ang PINEL po ay Philippine National Esports League, na kung saan ito po yung mga kabataan po is involved sa online gaming. Kung puro lang po sila sa paglaro ng online gaming, sa bagay, nasa bahay lang naman sila, at least magkakaroon sila ng tinatawag na libangan na kumikita. So ito hong El Genio de la Raza, The Genius of the Race, inspired po para sa ating bayani, si Jose Rizal. So ito po naman ay ang batang si Rizal. Dito lang po ako nakatutok sa script na to na Childhood of Rizal, na si Rizal pala dati ay isa ring magaling na negosyante at magaling din siyang manlalaro. At dahil dito, eventually, in coordination with R2R, I will have a meeting with CEO mamaya po, ihuhok po natin to sa dalawang proyekto po na gagawin ng R2R. Ang pinagpalang biyaya at ito ang El Genio de la Raza. So with that, without much further ado, back to our group dito. Pamilya po, maraming salamat po sa ating mga pastor. Of course, a special mention po kay Bishop. Kay Bishop, napakaganda rin po ng inyong advokasya pagdating po dun sa mga no relationship muna sa tinatawag na premarital age po kasi. So may mga bagay po talaga na yan ho, dapat pigilan muna. Oo, pwedeng makipag-socialize. But minsan kasi na na-overdo ho yung socialization, lumalagpas na po sa labis. Kumbaga, dapat may control pa rin ho. Talagang importante ho ang values formation. Kaya nga ho, nagbibigay tayo ng mga advokasya sa values formation. Dito po sa Rads to Riches, hindi lang po negosyo ang pinag-uusapan. Ang pagkatao ho. So, ibig sabihin, to prepare you to prosperity, sabi nga ni Pastor Kino, dapat yung process, baka mamaya umaman ka nga pero nasa maling paraan, baka yung material na bagay or yung pagiging materyoso ang maging bunga ng lahat ng yan, imbis na values pa rin ho tayo. So salamat po at napaliligiran po ang Rads to Riches ng mga taga-subaybay at taga-gabay, kagaya po ng ating mga pastor at bishop dito. And of course, hindi lang po yan, ang atin din po mga kapatid sa ibang relihiyon, ang pagpasok din po nila Dr. Rohaya Mangundato, kasama na po siya ang ating mga Muslim brothers and sisters. Kumbaga dito ho, wala hong relihiyon, wala hong kulay, wala hong creed. Dito ho ay ang pagtutulungan sa isa't isa. Yung fellow men and you know, charity begins at home. So sa bahay po lahat. So the charity begins at home. Thank you. Back to you, Coach Shelby. Thank you again sa atin pong partner. Goodwill partner po natin, Channel 31. Kaya po tayo napapaunlakan ng ating Tuesday and Thursday. Biruin nyo po talagang direct ni Lord si Direk sa atin. Kaya nakakatuwa lang kasi lagi po namin sinasabi yon. Binibigay po lahat tayo. Yung connect the dot, yun po talaga yung pinakamaganda nating narinig ngayon, no? Kasi tutuusin niyo po ba na magkita-kita tayong lahat dito? Iisa lang po yung adhikain ng bawat isa, ang tumulong lang po. So, with regards po sa atin pong CEO, yan po yung nasa puso niya, tumulong. Kung makikita niyo po yung 23 years niya po na experience, he's a visionary po. Nakikita niya na po kung gaano po kalayo yung mapupuntahan po natin, na matutulungan po natin, lagi yan po ang nasa puso niya. Also po, ito po ay legacy na po niya. Marami po siyang maraming request or marami sa kanyang binibigay ang ibang bansa, pero
ang pinili po niya kapwa natin Pilipino. Ito po ang pinakamaganda sa ating pong pamilya. Ang ating pong negosyo, ang may-ari po ay Pilipino. So, sinong unang magmamahal sa kapwa Pilipino kung hindi ang kapwa natin? Di po ba? Pero with regards po dyan, para ko rin masabi na meron din pong nagtiwalang iba pong lahi sa atin. Kaya meron po tayong Hong Kong Nationals. Shout out po kay Miss Clara Yu ng Hong Kong. So, ibang lahi po yan pero nagtiwala po sa atin. Sinasabi lang po natin kung ano yung nasa puso mo, yun lang po yung maibibigay natin sa kapwa natin. So ngayon, yung calling po is unity. Pagsamasamahin po natin yung ating pong kalakasan, ating pong impluensya, hindi lang po sa relihiyon or sa larangan po ng ano ng church, kundi sa estado po. So kasama din po natin yung ating pong mga LGUs. Shout out po kay Kagawa Dries ng Manila, kay Cap AJ din po ng Manila, at saka po ito dito sa kagagaling lang natin direct, no? Sa Bacoor, kay Cap Obet po Nolasco ng Bacoor. Kaya sabi ko nga po, hindi lang sa ano eh, hindi lang sa church eh, kasama po dito po sa Rad Storytest, open lahat sa lahat po ng klase ng tao. Mapa meron ka pong kaya, yun yung sinasabi kanina ni Pastor Kino, na kung ikaw naman eh mayroong kang capability, why not na magtumulong tayo, mag-sponsor tayo ngayon ng mga taong wala talagang kapasidad. So marami pong salamat doon po sa ating pong mga guest, no? Looking forward po, sama po kayo sa amin every night 9 PM po, sama-sama tayong lahat para po diyan niyo po matututunan pa. Ayun po yung masarap dito, no? Walang nagmamagaling eh. Ang nakakatuwa, kahit na po sabihin niyo iba yung larangan po ninyo eh, pero tayo, di po lahat ba magaling, lahat magaling. Yeah, hindi, I mean bro, yung ano bo, yung direct yung kasi ano na ako eh, pastor ako, alam ko lahat. So sa kanila po, napaka-open po nila doon po sa mga aralin pa na dapat pang matutunan, kasi iba-iba po talaga tayo ng ano eh, ng pinanggalingan eh. Pero yun po. Again, maraming salamat Direct Dave, Channel 31. Sa lagi pong ano. Yes. Thank you po. See you po ulit next Tuesday. Everyone. Thank you very much for joining Bye. Us. God bless us all. Have a blessed day. Thank you po. God bless us all. See you too.